Ako po si Arsenio Nick Lizazo, tagapangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining, na naghahatid sa inyo ng kulturang buhay na buhay. Ang kultura'y buhay na buhay. Nung nagkaroon na ng maraming Pilipino na may kaya na sa buhay, maraming mayayang pamilya na lalo na mga taga-populasyon at malalaking syudad na kayang-kaya lang magpaaral ng mga anak na hindi kailangang magtrabaho yung mga anak sa bahay o sa bukid. Pagdating ng mga kabataan ito sa bahay, malamit sila ng leisure time. Anong gagawin nila? Nagkaroon tayo tuloy ng bagong isang henerasyon na tinatawag natin teenagers. Wala namang tawag na teenager ng araw eh. Yung mga magulang nila napaka-busy. Ano nangyari? Dahil sa may kaya na may magulang nila, binibili nila na lahat ng klaseng laruan. Naging consumerist ang kultura. Lahat ng pangailangan nila ay hindi lang laruan, kundi mga gadgets, sige, para maaliw ang bata. Kaya sila nalulong na-expose sa kultura ng Amerikano na pop. Pagdating sa pag-aaliw, marami ang naniniwala na ang panlasang Pilipino ay hindi na nagbago o umusad. Lagi nating naririnig na ang panlasang masa ay mababaw lamang ayaw sa malalalim na kahulugan o simbolismo. Madali raw masilaw ang mga Pinoy sa kinang, gaano man ito kahuwad o kababaw. Ang kultura ng pag-aliw ay binubuo ng maraming aspeto. Maaring ang iba ay mababaw nga, ang iba naman ay nagsusumikap na magbigay ng malalim na mensaheng binalot sa awit, sayaw at nakakatawang punchline. Alin sa mga aspetong ito ang nakakaaliw lamang? At alin naman ang may higit pang inaalok sa madla? Ano man ang kasagutan, hindi natin mapagkakaila ang isang katotohanan. Sa lahat ng kulturang Pilipinas, ang kultura ng pag-aaliw ay buhay na buhay. National pageant to, and I'm not just representing myself, I'm actually representing the whole Tacloban City. Hi, I am Chelsea Fernandez, 20 years old, and I'm from Tacloban City. May isa silang special about the Philippines. It's a unique country because it is a country of bowling, basketball, boxing, and beauty pageants. Na in every Filipino community, kahit sa ibang bansa, merong Miss, may Little Miss, may Gay Miss, may Mr., may Mrs. I always wanted to showcase the beauty and the intricate uniqueness of the Philippines to the Universe platform. So mula nung Miss Universe 1974, na-popularize, naging part ng consciousness ng ating pang-araw-araw na pamumuhay ang pageants. Lalo itong lumawak ng lumawak sapagkat tuwing may mga pageants, maraming sponsorships, maraming viewerships, maraming nanonood, so maraming nag-sponsor. It became an industry by itself. The past 20 years na ang daming beses tayong nagpe-place sa mga pageants, dahil lagi tayong nasa top 10, top 5 o nananalo tayo, mas naging popular ang beauty pageant sa Pilipinas. Sinimula namin not just training yung proper tayo lakad, pati yung packaging. Ini-envision na namin yung look. Dapat ganito yung makeup, dapat ganito yung outfit. Tapos pag contestant na, pati dapat ito yung isusuot. It helps na merong beauty camp kasi yung motivation nandun eh. Saka kumbaga, yung training mo kasi para silang beauty athletes eh. Di ba? May routine. Ibig sabihin, daily, you go to the camp, may mga drills ka.
So pagdating doon, ang number one kasi din na nag-a-up ng performance mo, yung confidence mo. Kasi alam mo, pagpunta ko doon, sa labang ko ito, pagtungtong ko sa entablado, confident ako. Kasi I was trained well. It's a 24/7 thing. Sobrang hirap. Kasi, matulad nga namang sinasabi ko doon sa mga tinuturuan namin, mini-mentor namin. For example, turuan namin ang tamang posture. We were at the camp. Hindi pwedeng paglabas mo sa camp, babalik ka doon sa dati mong gawi. So it's a, i-imbibe mo siya talaga. Ibig sabihin, you have to act out the part of being a beauty queen 24/7. Every minute of it. They represent regions. So we identify with somebody who comes from the place where we come from or the school where we come from. The other pageants, kasi yung bago pa nagkaroon ng plataforma yung beauty pageants, at the time, ang mga pageants, films at evening gown interviews lang. This earth had always been very unique because we are always aware that we have to care for the environment. Pero para siyang abstract ideas for the longest time. Water is very important, especially us humans and even in our environment. Before, pag nagjo-join ka ng pageant, parang yung goal mo lang manalo. Pero habang tumatagal, nag-iiba na eh. Parang may nagiging purpose ka na. So yung purpose na yun ay hindi lang yung i-represent mo yung city mo. Kailangan may lalim yung ganda mo, kailangan meron kang platforma na ilalatag upang nagagamit mo yung pagiging celebrity mo para mas may kabuluhan yung pagpanalo mo ng pageant. Kasi it's not, dati okay lang yung maganda ka na, labas ka sa pelikula, Reyna Elena ka. Pero sa dami ng mga issue natin sa buhay, itong mga nakaraang taon, importante na ginagamit mo yung pagiging beauty pageant winner upang ilatag ang importante mga issue ng bayan. Especially dahil may access ka sa mas nakararami. To be honest, I'm really happy with the result. I'm actually not ready to compete for international pa talaga. So I'm happy po talaga na Miss Water Philippines ako. Sa Pilipinas kasi, we treat beauty queens like real queens. So, dahil dito, nagkakaroon ng windows of opportunities for our pageant winners. If a pageant winner is not just beautiful, but if she has strength of character, if she has an advocacy, if she is determined to pursue certain paths, magagawa niya to. Ang essence ng pagiging beauty queen ay isa kang simbolo ng kagandahan, ngunit ikaw isang simbolo rin ng kabuluhan upang maitaguyod ang mahalagang kausa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kultura'y buhay na buhay. Oh, what a beautiful morning. Oh, nandiyan na pala kayo. Aga niyo naman. Good morning. Nag-breakfast na ba kayo? Welcome to my bedroom. You know what? Today is very special. Direct cut muna po sa'yo. Oo, sorry, ang sorry. Ingay. Sorry, yung ang lapin. Ingay. Yes, meron pang grinder. Uulit na lang ako. Pipick up na lang ako. Ako si Marlon Rivera, isang direktor sa pelikula at sa telebisyon. Nagsimula akong gumawa ng pelikula bilang direktor noong 2011. So, ang babae sa Septic Tank ang unang pelikulang dinirect ko. Okay na na-frame mo? Ha? Dito? Sige na. Lumalos ka na. Ako nang bahala. Ako nang magro-roll. Sige na. Nagsimula ang konsepto ng babae sa Septic Tank nung gumawa kami ni Chris Martinez, isa din direktor at manunulat. Gumawa kami ng isang pelikula para sa Cinemalaya, 2008. Ang title ay 100. Bida doon si Maylin Dizon at saka si Eugene Domingo. Kaya mo pa ba? Nagkaroon kami ng isang insidente sa Osaka. Nagpalabas kami ng 100. May isang
audience na matanda na nagtanong kung bakit ang pinapakita namin sa 100 ay hindi yung palasak na nakikita sa pelikulang Pilipino. Siyempre nagulat kami, ano ba yung pananaw niyo sa pelikulang Pilipino? At ang sabi niya ay parang yung mga mahihirap, kahirapan at mga yung ganung klaseng buhay. Na-realize namin ni Chris doon na ang pelikula kasi ang parang sigurong bintana sa isang kultura o sa isang bansa, no? Kung ano yung nakikita ng tao sa labas, yun akala na sa atin. At pinakama-epektibong ganong klaseng bintana ay ang pelikulang pinapadala natin sa iba't ibang parte ng mundo. At saka yung septic tank, parang naging metaphor kasi siya ng, ayaw ko kung tatanggalin nyo ito, parang it's the metaphor for diba? The that we get. And we do. And also it's like the karma that you get, right? After you do all these, you know, bad things, then you end up with. Doon hinango yung title sa inspired siya by Ang Babae sa Breakwater. And Septic Tank is really the that the we filmmakers do. Kailangan na steady cam, bro. What do you need it for? The shakier your shots are, the better. I think sa Pilipino din, gusto natin nagpapatawa. May burol nagpapatawa, may namatay nagpapatawa. Kahit anong mangyari may nagpapatawa sa atin. Mahirap magpatawa ng Pilipino. Pero ang Pilipino kasi gusto niya insider siya. Gusto niya kasama siya dun sa pinag-uusapan. Bagay na bagay sa Pilipino ang meta cinema. Meaning meron kang, you know, tinutulig sa mo yung sarili mo, pinag-uusapan niyo yung format na pinagsasamahan niyo. Laitan sa mga comedy bars. So, mahirap siyang gawin, pero kung kilala mo yung Pilipino, madali rin magpatawa sa mga Pilipino. TV Patrol acting, bang klase yun. Taas agad ng level noon. Yun yung parang namatayan, o kaya nasunugan, o nasalanta ng lindol at tsunami. Sabay-sabay! TV Patrol! Diyos ko! Una si Septic Tank 1 yung tinatawag na three levels of acting in my book ni Eugene, di ba? Yung elevator, acting, TV patrol, at saka As Is Where Is. Naging patok talaga yun, naging hit talaga yun. I really love that scene because it typifies the industry about, you know, like actors asking, ano bang gusto mo direct, di ba? Sa Septic Tank 2, ang pinakapaborito ko doon ay yung tumatakbo sa ulan si Uge. Kasi it's about rom-com, di ba? Doon kasi parang, yun ay parang rurok talaga ng, ano, ng isang rom-com, di ba? Yung maghihiwalay kayo, uulan, habulin mo siya, mababasa ka, maghalik ka kayo sa ulan. That's the quintessential scene of a Filipino rom-com anyway. Ako, si Eugene Domingo ay isa ng direktor. May title na nga ako eh. The Real Untold Story of Josephine Bracken. Oh. Dito naman sa pangatlo, ang pinakagusto ko yung nagdidirect si Eugene ng eksena sa mga, dinidirect niya sila Mercedes Cabral, Sue Prado, napakagaling ng mga aktor. Dinidirect niya sa isang eksena kung saan sasampalin niya si Maylene Dizon ng 10 beses para mahulog sa hagdanan. I loved it a lot because si Uge kasi napakagaling na aktor, di ba? So pinakita niya yung kanyang galing ng improvisation and then yung the film within the film and then of course yung shinoot ko yung film. So mahirap yung eksena, ang laki ng eksena pero ang bilis na gawa and in the end it was very rewarding. So hindi natin maipagkakaila na ang film or cinema is a very influential medium. It's the medium of our time. Because cinema is powerful, it affects a lot of people. It's viewed by almost everyone. Yung tatlong Septic Tank, malakas ang mensahe nun. At nandun yun. Yung form, yun ang intention, yun ang dramatic voice. Yung execution, yung nakikita natin dun lumalabas yung humor. So humor is a great teacher, but humor can also, you know, make you miss the whole lesson because you had so much fun. So, you know, give and take, you do what you can and that's what it is. Oh,
ahead sa ano kasi I think the first time na narinig ko yung ligaya sa tape pa. So, you know, so third year high school ako noon. But it was the music of our generation. Dexter Santos, director and choreographer of Ang Huling El Bimbo. Ang Huling El Bimbo is about, you know, from the lyrics itself, isa siyang babae na nakatira sa ermita na taga-hugas daw ng pinggan na nasagasaan sa madilim na eskinita. Of course, we didn't go on a literal way, but of course, we try to fill that life, you know, that life of the girl. The story is about a group of friends na after 20 years, you know, nagkawatak-watak because of different circumstances, of strong circumstances. At the end of the day, they try to forget about it or they try to dissuade it, but at the end of the day, they can't, you know, they have to face the reality to it. Ngunit kung sakaling mapadaan, baka ikaw ay aking tawagan. Dahil minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan. It was highly collaborative. Yun yung exciting pagdating sa theater kasi akala mo, pag binasa mo siya, akala mo that's it eh. Akala mo pag nagawa mo na yung music, akala mo that's it. You gotta wait till you stage it. Pagdating dun sa stage, you discover new things eh. So, dun mo lang siya malalaman, ah, nag-work to. Ah, hindi pala nag-work to. So, I think that's what's so exciting about the theater, that it's alive. Hindi pwedeng-pwede na. Or at the end of the day, it's what's very important is that you serve the material. Theater is not about personalities, but it's always about the works. Backstage in our relaxed moments, our fabulous musical director, Michael. What can you say about this experience? Wait, I'm still experiencing it. El Bimbo, we were packed houses talaga, and we realized, and we were having people who have never been to the theater. Yung talagang first time ko, you know, they'd come to me and say, this is my first play. Ganito pala ang musical na Pinoy, ganito pala ang teatro. So we brought in a market that has never come to see musicals. And a big part of that is because they're E-Head fans. So that was a big draw. And then they love the way na ginawa namin ang storya. So we realized that there is a market. So you look at all the Filipino musicals, you look at Himala, you look at Apo the Musical, you look at Aurelio, you look at all of them. They're talagang inaano ng tao because they can connect to it. There's a Filipino sensibility to it. And I think that is what is currently what people are looking for. A voice that is Filipino. Masakit ang isipin, kailangan tanggapin, kailan ka naging seryoso sa kakanya. You know, when you hear the music of Eraserheads on tape, it's different when you hear it on Spotify, right? But it's different when, you know, if it's a collective thing, when you go inside the theater together with, what, 1,000 people, tapos you see people singing, dancing, telling stories, you know, see actors pouring their hearts out and, you know, integrated with the other elements of design, just such as video, set, and lights, and tapos live band. I think that's what you call a jukebox musical, eh. Malaking tulong kasi at the end of the day, mahal mo na yung music, eh. Meron ka ng catch dun sa music, eh. I mean, it started from Rock of Ages and other musical. Kumbaga, marinig mo pa lang is mapapa-groove ka na. I mean, you know, meron ng reason for you to be able to watch it. And of course, if you add a narrative to it, then it's like, dahil ang Pinoy's love to sing, Pinoy's love to dance. So people would argue, pag binigay ng Spanish, binigay ng Amerikano, hindi. If you look at our culture, if our rituals, we're a singing and dancing culture. It's embedded in us. Of course, it changes. Culture kaya patok na patok siya sa Pinas. Buhay na buhay. And we're very fortunate. And we hope that the audience would still come and they would never, they did still come no matter what. Oh.
all the musicians you see abroad are all Filipinos. All the singers in bars are all Filipinos. You go on a cruise ship, it's all Filipino. We are really a talent to reckon with. They keep casting from us. I think that in itself speaks for what the Filipino talent is. And we're known all over the world. If you say a Filipino musician, singer, they have to be good. I mean, you just go lang to the mga perya sa mga probinsya, Diyos ko, ang nangbibirit. I mean, you're like, Diyos ko, you know. So, I think we are very, very gifted singers, musicians. Absolutely amazing. And world class. That is really our gift. They may forget the title of the play. They may forget the title of the movie. They may forget what? The title of the song, right? But when they remember the experience of listening to that song or watching that film or watching that theater play, you know, that experience would linger no matter what. Parang, itong peliko lang ito, itong naramdaman ko, itong play na ito, itong naramdaman ko, itong kantang to, itong naramdaman ko. And I think that's the purpose of art, entertainment, or art and entertainment. Usong-uso ang katagang level up. Pinapaalala sa atin na hindi dapat tayo maging kampante sa ating kaalaman, na sa lahat ng ating ginagawa, laging kailangan nating itaas ang antas ng ating kakayanan. Ang kultura ng pag-aaliw ay isang larangan na nakakaabot sa karamihan ng Pilipino. Likas sa atin ang maging masayahin at masigla, ngunit sa pagtugon natin sa pangangailangan ng masa na maaliw, may mga pagkakataon na magpasok ng kakaibang pananaw, mas makasining na paraan ng paglalahad. Ang pag-aaliw ay maaring magbukas ng mga mata, magpukaw ng malalim na damdamin at magpalawak ng kaisipan. Makabuluhang pag-aaliw ang mas kailangan natin sa ngayon. Ang kultura ng pag-aaliw ay mas lalong magkaroon ng saysay, mas lalong mananatiling buhay na buhay. Ay buhay na buhay sa buko na nananayay. Pilipino'y buhay na buhay sa buko na nananayay. Sa ating buhay.